magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapwa ko Pilipino, magandang umaga. Kumusta kayo dyan? Sinsa na kayo, maingay kasi may nagsinso doon sa baba. Sinsaan na po. Kumusta ang Monday niyo po? Ngayon ay kasalukuyan nandito sa trabaho ko. May kita rin tayo kahit konti. Kaya at least marangal itong trabaho ko. Kumusta po yung buong araw niyo kahapon, Sunday? Si Isa po ngayon ay nag-aral. Mamaya pang hapon yung uwi niya. May isa-share lang ako sa inyo, guys. Kasi pag sa trabaho, dapat pantay-pantay. Hindi ko naman alam. Talagang may isang tao na hindi mo naman inaano. Hindi ko sang gumagawa ng paraan para masiraan ka lang sa amo mo. Yung tipong hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Yung tipong gusto niyang magpasikat or ano ba yun, magandang papel doon sa amo. Hindi ko naman siya inaano. Wala naman akong natandaan na kasalanan sa kanya. Wala naman akong natandaan na may ginagawa akong masama sa kanya. Tipong blind ka talaga sa mga nangyayari. Ika nga, sabi nila, siguro, nagpapalakas sa amo para, ano pa nga yung para sa Bisaya po, para mapaduol sa amo, no? Hindi ko naman ni-expect pagdating ko dito, yun, marami nang sabi-sabi na ganyan-ganyan, ako raw ay ganyan. Pati nga sa pag-vlog namin ay pinapakialaman niya. Wala naman siyang inaambag sa amin. Hindi naman ako humihingi sa kanya ng pagkain, bigas. Hindi naman ako humihingi. Nagtatrabaho naman ako. Sariling sikap ko naman ito. Hindi naman ako umaasa pa sa kanya. Ewan po, bakit nagkaganyan yung samahan ko sa trabaho? Ang kinaanuan ko lang kasi, pati vlog ng anak ko, pinapakialaman niya. Yung pag-vlog ng anak ko, pinapakialaman niya. Tapos, ako nga wala naman akong ginagawang feedback para sa kanya. Tumahimik na lang ako, nagpakumbaba ako sa kanya. Ewan ko ba? Hindi ko maisip kung bakit ganyan. Sabi ko sa samahan ko na, ano bang pakialam niya kung magbablog kami? Magbablog yung anak ko, magbibidyo yung anak ko Sa amin naman yun at hindi naman sa kanya Ang makasama lang pinakalat pa niya sa office na masama raw ako. Wala naman ako natandaan kasalanan sa kanya. Tipong alam niyo, iniiyakan ko na lang yung mga sinasabi nila sa akin. Kasi nga,
ako na lang, ako man ang bumubuhay sa pamilya ko, sa mga anak ko. Hindi naman ako umasa sa iba. Sariling sikap ko at sariling pawis para ipapakain ko sa kanila. Kaya nga kahit may vlog pa kami, kahit nagba-vlog yung anak ko, eh nag-extra trabaho naman ako para hindi naman sa sabi nga niya, eh yung natulungan daw kami ni Sir Paul, iba na yun daw, ibang-iba na daw ako. Eh sa pagkakalam ko, wala namang nagbago sa akin. Talagang epa lang talaga sa buhay. Eh nagpapapansin. Siya pa nga ang tinutulungan. Siya pa ang may ganang manakit sa akin. Mga kababayan ko, humihingi po ako ng advice kung anong magandang gawin ko sa kasama ko, samahan ko dito sa trabaho. Eh sa ngayon hindi siya umiimik sa akin, hindi siya sabi saya ako niya ginatingugan. Pero ako dili ko mag dumot sa usa ka tao. Wala akong kinikimkim na sakit ng loob sa kanya. Ang akin lang, palagi na lang niya akong pinagkakalat sa samahan namin na ganyan, ganito. Ano bang dapat kong gawin sa kanya? Wala naman talaga akong ginagawa masama sa kanya. Pati sa amo namin, sinisiraan niya ako sa amo namin. Kaya yun lang guys. Comment po kayo kung anong magandang gawin ko sa kasamahan ko. Thank you po. And God bless po sa inyong lahat. Please follow and subscribe to channel of my baby, Aisa. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa kanya. At sa sponsor ni Aisa na si Sir Danny Bidua, maraming salamat po sa pagtulong sa kay Aisa sa kanyang pag-aaral. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. And God bless. All PB team, thank you. And more powerful, God bless po. Thank you. Bye-bye. Ang pingutanan.